bicho aí, um satrapo. Every Tuesday, Thursday, and Saturday, meron po siya dito. Malapit lang po ito sa amin. Trap po siya na gulay. Kaya po, ano po siya, fresh po siya, masarap. Kasi po, diretso kumbaga. Bibili niya po sa... po ako na saluyot. Po saluyot. Pag summer po, meron dito. Pero pag winter po, paubos pa, pawala na po siya ngayon. Dalawa siya ni Hakuyen. Yan po, saluyot. Tapos, ito po. Sili siya ang tawag dito. Pero sisito ang tawag sa kanya. Sisito. Pero po, meron siyang minsan maanghang, merong hindi. Kaya ito po, pag niluluto dito, yung minsan nagpo-freeze kami. Kasi, kumbaga po, kung sino yung nakakain ng maanghang. Kasi hindi po siya almost maanghang eh. Minsan po, ilan piraso lang po ang maanghang. Kaya inaano lang po ito sa meron po sila ditong olive oil, o kaya tinatawag na goma abara. Ano nga yung goma? Ano nga yung goma? Yung maliliit na seeds. Hindi ko maalala. Mabango po siya. Hindi ko maalala kung anong tawag sa goma. Ano ba? Kalimutan ko na talaga. Pasensya na po. Yan po. Masarap po ito. Kung wala po kayong, hindi ko po maalala kung anong tawag sa goma. Olive oil. O kaya po, wala po kayong olive oil. Pwede na rin po yung sarili natin mangga. Bubutasan niyo po siya ng toothpick para hindi po siya sumabog. Sumabog, grabe talaga sumabog. Hindi po sumabog ang tawag dun eh. Kasi po magpa-pump po siya, magpa-flush po siya pag wala siyang butas. Kaya pag niluluto ko po ito, nilalagyan ko po siya ng... Tinutuso ko po siya ng toothpick. Yan po. Tapos konting toyo. Yan lang po. Hindi masyadong parang konting gisa-gisa lang po. Toyo lang, tapos yun lang po. Tapos, meron dito sila nilalagay na tawag po, katsuobushi. Yung tawag sa katsuobushi na sa atin, wala po niya sa atin, dito lang po yan meron sa...